Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tuwang-tuwa itong si Doktora Annalyn Santos pagkatapos nitong malaman na nakabalik na ng Pilipinas ang kanyang lulu na si Don Pipi, at nang sabihan ito si Doktora Annalyn Santos na pinapatawag umano siya ng kanyang lulu sa kadahilanan na tuwang-tuwa naman itong si Doktora Annalyn Santos at agad naman itong pinuntahan ang kanyang lulu na si Don Pipi. Ngunit ikinagulat nito ni Doktora Annalyn Santos ng kanyang pagpunta sa opisina ng kanyang lulu ay dito ikinagulat nito ni Doktora Annalyn Santos nang makita nito ang kanyang tita Giselle at ang kanyang lulu na si Don Pipi. At nang luko nito ni Doktora Annalyn Santos ay dito bumubungad sa mga mata ni Doktora Annalyn Santos ang pinanood ng kanyang lulu sa kadahilanan na hindi nito napigilan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang sarili nang makita at marinig nito ang pinanood ng kanyang lulu ang isang video ng kanyang ama na si Dr. Tanyag. At dito gulat na gulat itong si Doktora Annalyn Santos pagkatapos nitong marinig na sinasabi ng kanyang ama na si Dr. Tanyag na hindi umano nito totoong anak itong si Sui. Hindi ito makapaniwala itong si Doktora Annalyn Santos na itong si Sui ay hindi pala umano ito totoong anak sa kanyang ama sa kadahilanan na ikipinanlaki ng mga mata nito ni Doktora Annalyn Santos sa kanyang nalalaman na katotohanan. At dito nang makita nito ni Giselle itong kanyang pamangkin na si Doktora Annalyn Santos ay dito agad naman itong nangihingi ng sorry itong si Giselle, at sinabihan nito ni Giselle ang kanyang pamangkin na itong si Doktora Annalyn Santos na patawarin umano ito dahil lagi umano itong iniinitan ni Giselle itong si Doktora Annalyn Santos, ngunit siya pala umano ang totoong pamangkin nito at siya lamang umano ang nag-iisang tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.